Hello guys, another review na naman tayo ngayon. Ang TV na ito ay Panasonic at ang problema guys ay up and down, both merong black. Yan, meron siyang black up and down. So, ang trouble nito guys ay nasa vertical section. So, buksan natin guys, titignan natin kung ano ang possible na problema. Kung IC ba or capacitor lang or resistor lang. Ayan. Okay, so nabuksan na natin itong TV guys at ito yung board niya, medyo marumi kaya lilinisan muna natin siya ng lacquer thinner. Ayan, para matanggal yung kanyang libag. Ayan. So, ang pinanlilinis ko guys is ito lang, thinner. Kahit mabasa yan, madali namang matuyo. Ayan. So, linisan lang natin ng mabuti guys para madali lang tayong mag-troubleshoot para makita natin yung mga loose soldering. Ayan. So, linis na ako guys. Okay guys, nalinisan ko na itong board na medyo malinaw na sa akin kung ano ang possible na nangyari, kung bakit merong gap dun sa up and down na ang responsible doon ay ang vertical section. So dito guys, kung mapapansin nyo dito sa ground na circuit niya is na nasunog or nagkaroon ng circuit, ano ba yun, or nagkaroon ng short circuit dito o na-short ng dating technician siguro guys, dahil okay naman yung mga pagkakasolda na resolder naman na ito lahat. Yan, at tingin ko guys is newbie yung gumawa nito kasi yung pagsolda niya is hindi ganun kaganda. So, tignan natin guys kung anong possible na nadali na components nitong short na ito. Ayan, dahil sunog yung kanyang circuit line. So, i-trace natin kung saan yan papunta. So, nag-short, malamang nasira na or yeah, merong faulty na sa kanyang components na dinaanan nitong short na ito. Okay guys, yung isang wire nito, circuit line, ay nakakonekta yan dito sa ground ng vertical IC. So, malamang nadali yan. And then, yung isa guys, ay kumonekta yan dito sa jungle IC. So, maybe, nadali din ito. Pero, unang, ano ko guys, unang suspect ko is itong vertical IC. Kasi, dito siya nakaground. And then, merong something na B+ dito. Hindi ko alam kung bakit nag-short yan. Kasi kung tutusin guys, ito, naka-connecta dito nga sa jungle, pero may naka-series naman na resistor. So, malamang hindi ito. Unlike dito sa isang circuit guys, ay naka-connecta diretso dito sa ground ng vertical IC. So, papalitan natin yung vertical IC na yan guys. And then, try natin kung okay na yung kanyang problema. So, tanggalin ko lang yan guys. And then, palitan natin. Okay guys, natanggalan natin itong vertical IC at ang number niya is AN5539. Wala na naman akong ganito guys. Pero, pwede ito guys palitan ng kung meron kayong LA7840, pwede yon. O kaya LA7841, pwede rin yon. At ang meron tayo guys is LA7841. Hindi ako sure kung okay ito. Galing lang din ito guys sa old board. Try natin kung masosolve yung problema. Okay, lagay ko lang itong 7841 guys. A few moments later. Okay guys, tapos ko na palitan ang vertical IC na ito. Na ang dati ay AN5539. At pinalitan ko siya ng LA7841. Yeah. So, ibalik ko lang guys and then itesting natin. Okay guys, testing na natin. Nakasaksak na yan. And then, nakasaksak na din yung antena. Okay. Yan, buo na ulit yung kanyang picture guys. Dati, kanina yung black dito sa taas at saka sa baba. Itong black sa gitna yung nakikita nyo guys ay wala yan. Itong nakikita nyo yung black dito sa gitna guys ay ayun ba yun, yun ba yun? Wala yan. Ano yan ng frequency ng kuryente natin. Okay.
So, ayan guys, kapag nakatulong naman tong video na ito, pwede nyong palitan guys yung vertical IC nyo ng 7841 o kaya 7840 kapag meron kayong IC na AN5539. Ayan, AN5539. Pwede nyong palitan guys ng 7841, 7840. Ganyan, pwede guys. Ayan guys, kapag hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please subscribe. Dahil marami kang matututunan dito guys. Like and subscribe guys. Maraming salamat sa panonood.